It's Nern TV. Hello mga katropa, ayos ba tayo dyan? Ako, ayos lang dito sa San Diego, California. Magandang araw po sa inyong lahat dyan, kung saan panid man kayo ng mundo naroroon. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay continuation nung huling video ko. Naku po! Ang ating kalendaryo! Mali! Pero bago ang lahat, salamat sa inyong panonood, lalo na sa mga masusugid kong tagasunod. Pero kung bago pa lang kayo sa aking channel at nagustuhan ninyo ang aking presentation, eh mag-like, subscribe, and share na po kayo para makatulong sa aking channel. Thank you! At mag-umpisa na po tayo! Nang ang tao ay nilikha ni Yahuwah, alam niya ang kamangmangan ni Adan at Eva. Kaya naman, nung mga panahon na yon ay inalagaan niya talaga ang dalawa. Tinuruan ni Yahuwah si Adan at Eva ng mga gawain tulad ng paggawa ng damit at pagtatanim. Kasama na dyan, sa pagtatanim ay ang pag-oobserba ng mga panahon, spring, summer, fall, and winter. Kaya kinailangan ang pag-maintain ng kalendaryo. Isa sa ating mga ninuno galing kay Adan ay si Enoch, anak ni Jared. Ayon sa Book of Jubilees, si Enoch ang kauna-unahang natutong magsulat at magbasa, at siya ang pinaniniwalaang gumawa ng unang kalendaryo sa mundo. As written in the Book of Enoch, the passage of time and how it should be measured was revealed to him by the angels in heaven. Ipinakita ng mga anghel kung papaanong lumilipas ang mga araw, mga panahon, at mga taon kay Enoch. And so, eto na po ang aking maliit na presentation. I-explain ko sa inyo kung ano ang pagkakaintindi ko hango sa aking research so far tungkol sa kalendaryo ni Enoch, ang kalendaryo ng mga Hebrews. At sa ika-apat na araw, nilikha niya ang araw, ang buwan, at ang mga bituin, at iniligay niya ang mga ito sa kalawakan ng langit upang magbigay liwanag sa mundo at pagharian ang umaga at gabi at hatiin ang liwanag sa kadiliman. At itinakda ng may likha ang araw bilang isang mahusay na palatandaan para sa mga araw at mga sabat at mga kabuwanan at mga kapistahan at mga taon at mga sabat ng mga taon at mga jubilees at lahat ng mga panahon ng mga taon. Before we move on, we must remember that according to Yahuwah's teachings and to the understanding of the Hebrews, the day starts at sunrise as the sun peaks across the horizon and ends at the next sunrise, and not from midnight to midnight in our present calendar. Dito ay pinapakita ko sa inyo ang unang buwan ng taon sa kalendaryo ni Enoch. At makikita ninyo po doon sa taas nakasulat ay 1 or first month, at ang susunod na row in blue ay nakita ninyo nakasulat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan po ang mga araw ng bawat linggo. At 7 being Sabat. Yun po ang ibig sabihin ng Sabat, 7.
At makikita ninyo, wala pong pangalan ang mga araw sa kalendaryo ni Enoch, kundi yan po ay bilang lamang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makikita ninyo sa kalendaryo na to na ang unang araw sa unang buwan ng kalendaryo ni Enoch ay laging nakatapat sa fourth day of the week. Yun po ay dahil sa yung una nating pagbabasa sa Jubilees, ng fourth day, noon po nilikha ang araw. At ang araw ang itinakda na senyales sa kalawakan para sa mga araw. So, on the fourth day, here, nilikha ang araw. Kaya ang unang araw sa bawat taon ay nakatapat sa fourth day of the week. Gets nyo? So, paano natin malalaman kung tama itong first month na to? Madali lang po yan. Ang gagawin po natin ay gagamitin natin ang kapistahan ng Passover na nakatakda sa Book of Jubilees. Nakasulat po sa Jubilees na ang Passover ay idinadaos tuwing 14th day of the first month. Matatandaan po natin na ayon sa Biblia, sa gabi ng Passover ay inaresto ng mga Pariseo ang tagapagligtas. Nang sumunod na araw, dinala siya kay Pontius Pilate at pinatawan siya na ipako sa krus. At itong araw na ito, siya ay namatay. At sa tatlong araw at tatlong gabi, siya po ay patay. At bago sumikat ang araw, at matapos ang Sabat, ay nabuhay na mag-uli ang ating tagapagligtas. Nung sumunod na araw, the first day of the week, nagpunta si Mary sa libingan ng tagapagligtas ng maaga, ngunit nang pagdating niya roon ay wala na ang katawan ng tagapagligtas. So dito sa test na ginawa natin na to, no, naipakita ko sa inyo na tama itong first month na ito na ginawa ko. Ayon kay Enoch, ang mga araw ng mga buwan ay may sinusunod ding pattern. At ito ay 30, 30, 31, 30, 30, 31, 30, 30, 31, at 30, 30, 31 for a total of 364 days. And so, ito na po ang nakumpleto kong kalendaryo ni Enoch. Ito po ang first month, second month, third month, fourth month, fifth month, sixth month, seventh month, eighth month, ninth month, 10th month, 11th month, at 12th month. Ang kalendaryo ni Enoch ay hindi nagbabago. Taon-taon, nag-uumpisa siya sa ika-apat na araw ng unang linggo ng unang
buwan at matatapos siya sa ikatlong araw ng huling linggo ng huling buwan. Ngayong na-reconstruct na natin ang kalendaryo ni Enoch, ang susunod nating problema ngayon aling araw ang unang araw ng kalendaryo ni Enoch? Ayon sa Jubilees, itinakda ng maylikha ang araw bilang isang mahusay na palatandaan para sa mga araw. So, ang ibig sabihin, titingnan natin ang araw dahil meron siyang palatandaan na ipapakita sa atin. At ito po yun. Ang spring equinox. Ang ating mundo ay umiikot sa araw. At kasama sa pag-ikot nito ay ang pagbabago ng panahon. Spring, summer, autumn, winter. Tuwing darating ang spring season, ang mundo ay dadaan sa isang tinatawag na spring equinox, kung saan ang bilang o oras ng araw o umaga ay pareho sa oras o haba ng gabi. Ayon kay Enoch, habang ang mundo ay umiikot, ito ay labas-pasok sa anim na tinatawag na mga gates. Gate 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos ay pabalik na naman uli ito, tulad nito. Ang anim na gates na yan ang nagre-represent ng bawat buwan sa ating taon. Ganito po yan. First month, second month, third month, fourth month, fifth month, sixth month, seventh month, eighth month, ninth month, tenth month, eleventh month, at twelfth month. Okay, mga katropa, I'd like to introduce you to this program na kai-install ko lang sa aking computer, at ito ay ang tinatawag na Stellarium. Ito pong Stellarium software ay parang isang planetarium sa inyong computer kung saan na matatrack down ninyo ang movements ng mga heavenly bodies including the sun and the stars. Ayon sa aking pangunawa, ang spring equinox daw ay sumisipot simula March 19 hanggang March 21 ng bawat taon. So, iset up lang po natin sandali itong Stellarium, at pagkatapos ay pupunta tayo sa March 19 nitong taon na to, 2022. So, eto, nandito na ngayon tayo sa March 19, 2022, at papanoorin natin kung paano sisikat ang araw itong araw na to. Ito ang tinatawag na spring equinox. Kapag ang araw ay pasikat na at nangangalahati na siya sa pagsikat, at ang katawan ng araw ay tumama
at o dumaplis sa 90 degrees azimuth or true east. Ang ibig po sabihin niyan ay nasa equinox ang araw. At ito po ang spring equinox. So ang ibig sabihin po niyan, kung March 19 ang equinox, ang kalendaryo ni Enoch ay mag-uumpisa ng March 20. Ang March 20 po ay ang unang araw sa unang linggo ng kalendaryo ni Enoch. Real quick lang mga katropa, gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano ang mangyayari on March 20, 2022. March 20 ng 2022 ay makikita nyo na sa pagsikat ng araw nang siya ay nangangalahati na ay makikita ninyo hindi tumama ang bahagi ng araw sa due east. Kaya ibig po sabihin nito, ito po ay ang umpisa o ang unang araw ng buwan sa kalendaryo ni Enoch. Ito po ang posisyon ng fourth gate at third gate in relation to due east. Suriin naman natin ngayon ang taong 2023. Pareho pa rin kaya ang mangyayari? Ganun pa rin kaya? The same dates? Tingnan natin. So, narito na po tayo ngayon sa taong 2023 at papanoorin po natin kung paanong sisikat ang araw. We just watched the sunrise for that day. Tinitingnan natin kung ito ba ay equinox o hindi. At sa tingin ko ay parang oo. Parang equinox itong araw na to. Tingnan naman natin ngayon ang susunod na araw, March 20, 2023. Okay? Ito na po ang sunrise ng March 20, 2023. And to my surprise, itong araw na to ay equinox pa rin dahil ang bahagi ng araw ay tumatama pa rin sa due east habang ito ay papasikat. Ibig sabihin niyan, ang kalendaryo ni Enoch ay magsisimula sa March 21st, 2023. Ito po ang tinatawag na spring equinox na kahalintulad ng leap year sa Gregorian calendar. So, ganito po ang mangyayari. Ang 31st day ng 12th month sa kalendaryo ni Enoch ay March 19, 2023 pa rin. Pero, magdadagdag tayo ng susunod na araw at tatawagin natin itong spring equinox. Ito po yung mahalintulad natin na leap year sa Gregorian calendar. At ganito naman po ang mangyayari sa first day of the first month sa susunod na taon sa kalendaryo ni Enoch. Mag-uumpisa pa rin po siya sa ika-apat
na araw sa unang linggo. Pero ang date po ay March 21, 2023. So, ipinakita ko na po sa inyo kung ano yung katumbas ng leap year sa kalendaryo ni Enoch. Hindi na po natin pahahabain itong video na to, pero ang gagawin ko na lang, isi-share ko sa inyo ang listahan ng mga first days sa mga taon sa kalendaryo ni Enoch. At ito po. Ang Enoch calendar, ang kalendaryo ng mga Hebrew, ay ang itinakdang kalendaryo ng Elohim para sa sangkatauhan. Ang kalendaryong ito ay in sync, ika nga, sa heavenly calendar. At eksakto po ito kaysa sa Gregorian calendar, at bukod pa doon ay in sync ito sa heavenly signs tulad ng spring equinox. Kapag ginamit natin ang Enoch calendar, makukuha nating ma-celebrate ang iba't ibang mga kapistahan na dinikta ng Elohim para sa atin. Kaya kung nais nating magbalik loob sa tunay na Panginoon, sa tingin ko ang unang-una nating dapat gawin ay bumalik sa lumang kalendaryo ni Enoch para ma-celebrate natin ang mga kapistahan na mga nakadikta sa kanyang pag-uutos. Mga katropa, bago po tayo magtapos, gusto ko lang pong ipaalala sa inyo. Dahil nga po talagang mali-mali itong Gregorian / Julian calendar, totoo po na mali po ang ating taon ngayon. Ano nga ho ba ang tunay na taon ayon sa Enoch calendar? Ayon sa mga researchers, tayo ngayon ay nasa taong 6,894 Anno Mundi since creation. At ang parating na taon na darating sa March 20 ay year 6,895 AM, Anno Mundi. Special na taon po itong darating na taon dahil nga po ito ay isang yearly Sabbath at maraming nangyayaring special sa mga yearly Sabbaths. So, panoorin na lang natin ang buhay at sana all nasa mabuti tayong kapalaran. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Thank you again for watching. Please support our channel by liking, subscribing now. It's
free. Yeah, mga katropa, hanggang dito na lang. Like, share, and subscribe. Thank you!